Mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ako pala si Enrique Ignacio ng Ed Small Farm. Nais ko lang pong sabihin, ito pong mapapanood po ninyo. Ito po yung isa sa mga magpapala na Panginoon na pinahiram sa akin. Ating subaybayan kung sino po siya. Salamat po! Hello everyone! Hello, hello, hello! Welcome po ulit sa aming channel, my Ed Small Farm. At ngayon, umaga, dito na po ako sa aming rabbit housing. So, ito na po, nailagay na namin ang aming rabbit cage na 3 layers dito sa side na to. So, as you can see, mabuhay pa siya. So, ang gagawin ko ngayon is atalian ko siya sa likod para hindi siya gumalaw. Kasi in case na magtalo na yung mga rabbit, gumagalaw, may tendency malaglag, di ba? Mamaya. And then, gagawin ko yung water supply. Alam mo na, wala ibang gagawa kundi ako kasi yung sa nagpa-project nito is out of town. Yeah, out of the country pala. I mean, so, kailangan ako muna ang gumawa in his behalf. So, eto, gumawa ako ng lumang tubigan. Gagawin ko ang aking magagawa para magkaroon dito ng water supply kasi meron akong panibagong set ng rabbit na magpupuno dito sa lugar na to. So, kailangan i-prepare ko siya. Actually, nalinis ko na to. Disinfect. Binalik ko na yung dalawang rabbit kasi meron siya sa baba. Actually, meron tong ano, nagkaroon siya ng mange or galit. So, natreat ko na. At meron yung dalawa kong naka-quarantine doon dahil, hindi pa naka-quarantine, naka-isolate kasi nagkaroon din sila ng mange. Pero magaling na, yung isa medyo malala ang ano, ang sakit na yan. Pakikita ko sa inyo, dito ko sila ilalagay sa baba para mabilis yung access. Tapos, pag dumating yung panibagong set ko, kataas. Kasi, wala naman ko ibang paglalagyan pa. As you can see, ang aking kulungan ay ito pa lang. Hindi pa siya fully operational kasi marami pang plano. So, hindi ko pa alam kung ano yung plano na yon. Sa ngayon, ito lang muna yung magagawa ko. Palakihin yung mga bunnies namin hanggang mag-breeder age sila. So, tingnan natin kung ano magiging flow ng aking pag-aalaga. Kung ano yung i-encounter ko. And then, kung anong pwede kong i-treat sa kanila sa pagbabasa rin ng mga information about them, saka mga iba't ibang klaseng sakit nila sa YouTube, panonood din siguro, kukuha rin tayo ng mga ideas. And most especially pag-attend ng training, syempre kailangan din natin yung training, kahit sabihin mo online. I-prefer din natin mag-try ng minsan para meron tayong mapagtatanungan ng mas maraming gusto natin matanong in person na maririnig natin buhat sa kanila na buhat sa nag-aalaga at may alam talaga sa pagrarabbit. So, samahan niyo ako at gagawin ko ang aking magagawa, ang aking best para matapos itong aking project na to. So, makamove on ako sa panibagong project ko dito sa farm. Kasi ang dami talaga. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Pero pag uwi ng aking boss, siya na dito kasi nagpa-plano na siya mag-for good. So, ito, pini-prepare ko na para magkakaabalan siya. At talaga talagang gustong-gusto niya itong pagrabitan. God knows and God will provide kung ano yung ang gusto niya para sa amin sa mga darating pang panahon. Sige, let's go! Nalinis ko na siya na na-spray na namin then na-disinfect na. Pero yung mga ganito, which is ginamit ko before sa aking mga naunang videos, hindi ko madalinis. So, i-isa-isayin ko muna siyang alisin. At lilinisin ko muna bago ko i-assemble ng buli yung kanilang water. So, isa-isayin ko. Para hindi mawala. Ang maganda yung place dito kasi malamig ang hangin. So, kasi may puno naman sa taas. May puno ng nara. So, malamig. At relax ang aking mga rabbit. Ayan. Maganda yung hangin, mataas yung bubong. Ayan. Ikita nyo po yung aking rabbit.
Ayan. As you can see, mga relax naman sila. Ayan. Kaya, hindi mainit. Sabahan po ako sa aking pag-orbital. Sabay-sabay na tayong matuto. Ma-encounter natin yung mga bagay na dapat natin mag-encounter kasama sa pag-aalaga ng ating mga rabbits. Ayan. May tubig sila dyan. Ito yung water nila. Ito, dito pa nga yung mga tools ko, pero alisin ko na yun mamaya. So, ito nga pala sa baba. Ayan, as you can see, may mga lilinisin ko pa yung mga poop nila. Ipunin ko yan for fertilizer. And then, ito talaga ang plano ko. Lalagyan ko siya ng sapin para masala yung poop doon sa urine. Kasi yung urine, nung idinilig ko sa halaman ko, especially sa orchids, is ganda, nagbulaklakan sila. So, ito continuous ko lang. Pakikita ko sa inyo kung ano magiging effect niya. So, samahan niyo ako.